Alam ko, kaya ka napaklik. Kasi bibili ka ng bagong phone. O nagbabala ka. Na bumili ng bagong phone o palitan yung luma mo ng smartphone. Pwes, di ka nagkamali. Ituturo ko sa inyo kung paano bumili ng smartphone na hindi ka magsisisi sa huli. Pero bago ang lahat, maganda ka muna ng papel at ballpen o kahit lapis, pwede na yan para hindi ka mahuli sa mga sasabihin ko. Pero bago yon, ako nga pala si Alabi at ito ang Alabi Reviews. So, tulad na nabasa mo sa title, tanong to na kailangan mo muna sagutin bago ka bumili ng bagong smartphone. Unang tanong, magkano ang budget mo? Ito yung pinakamahalagang tanong. Kasi kailangan mo munang malaman magkano ba ang budget mo. Dahil sa mga susunod na tanong, ito yung magiging basis mo o magiging basehan mo. Isulat mo na. For example, 15,000, 10,000, 8,000, 5,000, 20,000, 30,000. Ganun. Maglagay ka lang yung kaya mo, ha. Huwag ka maglagay nung alam mo mangungutang ka pa. Yung kaya mo lang. So, okay na. Second, network. So, sa network, nandun yung technology at yung SIM. Dumordes technology. Technology, kung yun ay 4G ba o 5G. So ano bang mas gusto mo? Okay lang ba sa yung 4G? O gusto mo yung naka 5G equipped na siya? O expect nyo na pag naka 5G na yung phone, medyo mahal na yun. SIM naman, need mo ba ng dual SIM o yung single SIM lang? Pero usually ngayon, mga linalabas naman ng mga smartphone is dual SIM na. Pero syempre, baka may mga mas gusto pa yung single SIM dyan. So, okay na. Kunin tayo sa network. Pangatlo is yung display. Under display, meron tayong type at size. Doon tayo sa type. Yung type is yung kung ano ba yung screen ng smartphone. Pwede siya maging IPS, AMOLED, or Super AMOLED. Yung IPS yun yung mga normal na makikita mo sa mga budget phones. Okay siya for regular use. Sa akin, di pa kasi ako nagkakaroon ng mga phone na Super AMOLED. So, sanay ako sa IPS. Pero, may friend ako na merong AMOLED na screen. Kitang-kita ko yung difference niya talaga. Yung tipong yung mga icons niya sa home screen ng phone niya, buhay na buhay. Kapag pinipindot mo siya, parang yung mismo icon yung pinipindot mo, sobrang linaw niya. Then yung size, kung gusto mo ba yung 4 inch, 5.2, 6.7, or yung ala tablet na laki, under yun ang size, kung ano yung preference mo. Fourth, yung platform. Under platform is yung OS at yung chipset. Doon muna tayo sa OS. Unang-una sa OS, anong Android version ba gusto mo? Ang latest ngayon is yung Android 10. Meron pa naman mga iba dyan na merong naka-Android 5 pa, or yung Android 9, or Android Oreo, o Android 8. So ngayon, Android 10. Gusto mo ba yung mga ganong phone na latest na? Siyempre, sino bang ayaw ng latest? Partner ng Android OS is yung kung anong maker yung may gawa ng phone. For example, kung Xiaomi, MIUI siya. Pag naman Huawei, EMUI. Pag naman Oppo, ColorOS. Usually yung mga OnePlus na ganan, mga stock Android yan. So ano ba yung preference mo dun? Gusto ba na Android 10 na MIUI?
110 na naka EMUI, 110 na naka One UI o yung UI ng Samsung o iba pa. So ikaw mamimili nga. Sulat mo lang dyan sa papel na pinahanda ko sa iyo kanina. Then yung sunod, yung chipset, under platform pa rin to. Ano bang gusto mong chipset? MediaTek, Snapdragon, Exynos, o yung Silicon Kirin. MediaTek, usually yan yung mga chipset ng mga hindi masyadong kilalang brand. For example, yung CM, yung MP, siguro alam nyo na yun. Snapdragon, yun na yung medyo pang gaming. Alam ko pang gaming yung Snapdragon. May Snapdragon ng Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, at Samsung. At OnePlus, basta pag gaming yun talaga chipset na alam kong ginagamit. Exynos naman, yun yung chipset ng Samsung. Alam ko sila maker ng chipset na yan. Parang Apple, sila yung maker ng Bionic na chipset. Kaya medyo mahal talaga yung cellphone nila. Yung Silicon Kirin, hindi lang ako sure doon sa pronunciation, pero yung Silicon Kirin, yan naman yung chipset ng Huawei. O ng mga Honor na mga phone. So yung chipset, okay na. Sa panglima, memory. Ano bang gusto nyo memory? Under memory, card slot tsaka internal. Card slot, gusto nyo ba merong lalagyan ng memory card o wala? Para sa akin, plus point ang phone na merong card slot. Diba? Meron kang lalagyan ng external storage. Lalagyan mo ng memory card, diba? Hindi ka maubusan ng memory. So, anong preference mo? Wala o meron? Sa internal naman, dalawa. Yung RAM at yung ROM. Yung ROM, yun yung internal memory. So, lahat ng apps, kung wala kang external memory o yung memory card, lahat ng apps mo, lahat ng pictures, data, mapupunta sa internal memory. By the way, kahit pala mayroon kang memory card o external storage, lahat ng apps mo, napupunta lagi yan sa internal. So, yun yung ROM. Yung RAM naman, for example, yung phone mo is merong 64 gig ROM at meron kang 4 gig RAM. Yung RAM naman, yan yung nag-handle ng mga apps na binubuksan mo during multitasking. For example, naglalaro ka, hindi may nag-text, then bigla ka nag-FB. Siyempre, sabay-sabay yung gumagana. So, doon gumagana yung RAM. Mas maganda, mas malaki yung RAM kung marami ka laging ginagawa sa phone mo nang sabay-sabay. So, okay na? Sana susundan nyo ako. Basta sulat nyo lang kung, for example, sa memory ko, kung ilan ang gusto nyo yung RAM, ilan ang gusto nyo yung ROM, meron bang card slot o wala. Sulat nyo lang. Ngayon na maya, balikan natin yan. Sa number 6, na tanong, main camera and selfie camera. Una, paano yung setup niya? Quad cam, triple cam, dual cam, single cam. Yun lang naman yun eh. Paano? Ano bang preference niya? Kung sa likod ng phone niya is, paganin, ito yung phone, paganin yung cam, pahaba, sa gitna, o yan, dito na parang mata, o pahabang paganon. Kayo, anong preference niyo? Other than that, sa setup is yung megapixel. Ano bang gusto nyong megapixel ng main camera nyo? 64, 48, 108? Sulat nyo lang. Then sa selfie camera naman, anong gusto nyong setup? Pop-up, yung umaangat. Punch hole, yung parang may butas lang dun sa screen nyo. O yung normal na punch hole.
So after nun, doon sa dalawa, sa main camera at sa selfie camera, anong gusto nyong video resolution? Gusto nyo ba 1080 60fps, 4K 60fps, mga ganun? Anong gusto nyo doon sa main tsaka sa selfie camera? Sulat nyo lang. So malapit tayo. 7 is yung features. Under features is yung sensors tsaka yung 3.mm jack. Sensors muna tayo. Ano bang gusto nyong placement ng sensors? Usually nasa likod, bilog, dun i-attach yung sensor para mabuhay yung cellphone, o nasa gilid lang ba, o yung nasa in-display fingerprint, mga ganun. Anong gusto nyong placement ng fingerprint sensor? Then yung isa is yung 3.mm jack. Meron kasing mga manufacturers ngayon na tinatanggal yung 3.mm jack. Kayo ba, ano bang gusto nyo? Meron pa rin 3.mm jack o wala na? Pag wala naman kasing 3.mm jack, dun mismo sasaksakan ng charger nyo, dun nyo isasaksak yung headset nyo. So anong preference nyo dun? Last is yung battery. Under battery, capacity tsaka charging technology. Sa capacity, ilan ba gusto nyong milliampere? 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. Kayo, anong preference nyo? Sulat nyo lang. Charging technology. So, nandito tayo sa panahon na kailangan mabilis na mag-charge yung phone mo. So, ang alam ko sa Qualcomm may quick charge. Sa Oppo yata, meron silang VOOC charger. Mga ganun, yung pabilisan niya yun ng pag-charge. So, depende sa preference mo. Pero automatic naman yung pag-quick charge. Snapdragon dapat ang alam kong chipset mo. So, depende yan sa implementation ng maker. Okay? So, okay. Tapos na tayo. Sana nasagutan nyo. Sana tapos na kayong isulat yung mga sagot nyo doon sa 8 tanong na binigay ko sa inyo. So, balik tayo doon sa number 1 question. Magkano ang budget mo? So, tingnan nyo kung ano binigay nyo. Ang susunod natin na step is magsa-search kayo ngayon sa mga online shop like Lazada or Shopee. Or sa FB, baka may mga seller kayo dyan na alam na online seller na nagbebenta ng lahat ng uri ng smartphone, lahat ng brand. Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, Reno, OnePlus, Apple. Lahat meron siya. I-check nyo. Check nyo ngayon. Then, from dun sa budget nyo, mag-list kayo ng pasok dun. For example, kung 15,000, sa Vivo, ganito yung katumbas niya. Ang tip ko sa inyo, maglagay kayo ng lahat ng brand. For example, Vivo, Xiaomi, Oppo, Samsung, etc. Then, maglagay kayo dun ng pasok sa budget nyo na model. For example, sa Vivo, yung V11i, S1 sa Oppo, yung F5 o ano man sa Xiaomi, yung Redmi Note 8 Pro, sa lagay nyo lang yung pasok sa budget. Okay na, may lagay nyo na. Balik tayo dun sa mula 2 to 8 na tanong. Nakalist na ngayon yung mga brand at yung specific model na pasok dun sa budget mo. Mag-i-eliminate na tayo ngayon based dun sa pangalawa at pangwalong mga sagot. So kung yung isang brand, for example yung Vivo is may V11i, pasok ba siya dun sa number 2 mo? Pasok ba siya dun sa number 3 mo? Sa number 4 na answer, na sa number 5 na answer, and so forth. So ganun, ganun na gawin mo. Darating lang ngayon sa point na may maiiwan ka na lang isa o dalawa na pasok almost yung lahat ng sagot mo. Hindi man lahat, pero karamihan naman sagot mo pasok dun sa handset na yun o sa smartphone na yun. Then kung may isa o dalawa, tsaka ka na ngayon magde-decide kung alin dun sa dalawang yun ang magiging decision mo o yung bibilin mo. Sigurado ako na from this time sure ka na dyan sa napili mo.
At yung pinaka-last na tip ko, ito yung pinaka-mahalaga. Kapag bibili ka na, meron ka ng cash, gamit ka ng card, pumunta ka na sa mall, dapat buo na yung loob mo. Dapat sure ka na. Dapat wala ka ng mga hesitation. Pagpasok mo sa mall, pupunta ka sa isang store o sa isang kiosk o sa isang shop, yung napili mo na smartphone based dun sa ginawa nating mga questionnaire is yun na talang bibili mo. Wala man yung freebies, may freebies man yan. Kung may freebies, mas okay. Pero kung wala, okay na yan. Basta yun na yun. Huwag ka magpapadala dun sa mga promo or freebies. Yan kasi yung nagiging problema ng mga ibang buyer. Kasi yung tipong pupunta sila sa mall at dun pa lang sila magde-decide na kung anong bibili nila. Then after nila mabili yun, dun na sila magsisisi kasi nagpadala sila sa mga promo. Nakala sila ng ganitong brand, wala silang nagawa. Pero ikaw, kung pagpunta mo pa lang sa mall, fixed na yung mindset mo. Ito yung bibiling ko, wala akong pakialam pa, ito lang freebies, di ba? Kung may freebies, mas okay. Pero kung wala, okay lang. Kasi alam mo, yun yung gusto mo. Hindi ka magpapa-apekto sa iba. At least, wala akong pagsisisihan sa huli kasi yun yung naging choice mo. Hindi mo sisihin si ganito, si ganire, kasi pinilit ka, pinilit ako nito. So yun, sana nakatulong ako sa inyo. Yung mga sinabi ko sa inyo is naituro ko na rin sa mga iba kong kaibigan, sa iba kong kawork. At sobra sila nagpasalamat sa akin kasi hindi sila nagsisi talaga. So kapag may mga katanungan pa sila, lumalapit sila sa akin. Sana nakatulong ako sa inyo. Kung nakatulong man ako, i-comment nyo na sa baba para at least malaman ko. So hanggang dito na lang. Ako nga pala si Alabi at ito ang Alabi Reviews.